Magandang araw po. Ngayon naman ay nandito tayo sa Taniman. Dito sa may Kakawan. I-share ko sa inyo dahil tapos na pong linisan or imawer itong taniman. Ayan po. Oh. Medyo tumataas ng damo. Tamang-tama po sa summer ay may damo na siya. Hindi kawawa yung halaman. Kasama ko si Kapitenyo Farmer na namasyal dito sa taniman. Pero medyo ano yung araw kaya dito tayo dadaan. Na kahit nalinisan na eh, sabi ko nga sa inyo ay mabilis ang pagtubo ng damo. Nabanggit ko na rin po sa inyo na ang mga halaman dito ay malaki ang nilago. Hindi lang po yung kakao. Lahat po, dahil ito po nga ay hindi namin inasa sa kakao. Meron tayo iba't ibang uri ng tanim na halaman. Merong hindi grafting at marami po yung grafting natin. Kaya minsan nagtataka po yung mga kaibigan ko sa YT, bakit ang bilis bumunga? Ang grafting po depende sa klase ng prutas or ng halaman ang pagbunga. Katulad po yung nahuli kong vlog na Japanese orange, yung po ay 1 year na pabunga namin dahil nga yun po ay grafting. Ayan po o. Oh. Nandyan si Kapitenyo Farmer na nagtatanggal ng dahon ng saging dahil nagkakaroon na siya ng medyo natutuyo. Kaya inaalis po niya. Ayan po yung ating taniman. Sabi ko nga po sa inyo na nakakatuwang pagmasdan ang isang taniman. Ito'y pinaghirapan po namin na itanim noong COVID, na nagsimula ng lockdown. Ito yung aming naging libangan. Tamang-tama po na naging libangan namin, hindi kami nainip. Ito na po. Hindi na po tulad ng dati na nagbablog ako dire-diretso. Ako po ay dumadaan sa mga gilid ng halaman. At yan nga po ay naglalakihan na. O pati yung abukadong yun na napakataas na. Medyo ano lang po ng araw kaya dito tayo sa medyo lilim kasi nga po medyo malabo pag medyo yung sikat ng araw. Papasyal po namin kayo ni Kapitenyo Farmer sa kanyang sa aming taniman. Ayan po. Kasama namin yung aming 3 aso pero parang umuwi na yung 2. Ayan po si Yuki kasama natin. Ayan. Medyo ano lang po ng sikat ng araw. Tingnan nyo po at kung nasubaybayan nyo po ang channel namin, makikita nyo po yung improvement ng halaman namin dahil ito po ay isang taon na po na ina-update namin sa YouTube. Yan po. Lahat ng tanim naglakihan. Yan po. Makakatabi na sila, may rambutan, may langka, iba't ibang uri nga po ng tanim. Ayan po. Ayan. Di ho ba't nakakatuwang pagmasdan yung mga green na halaman. Langka, bubukin na yan. Paganda din ito. Ayan po. Pati niyog.
Yan po yung tanim namin noong dumating lang kami dito. Yan po. Yan. Magandang pasyalan po pag malinis, hindi tulad po nung medyo madamo. Hindi lang madamo kasi nga po mabilis ang damo dito sa taniman, dahil ito nga po hindi naman, kahit summer sobrang lamig din naman po, hindi naman init na init kasi nga po malapit kami sa Tagaytay. May puso, medyo mahaba na. No. Yan oh. Puso ng saging, kasi katatanggal lang po namin ang puso ng saging. Eh ngayon po ay marami ng puso ulit kasi napakabilis naman po bumuwig. Sabi ko nga sa inyo, tinatanggalan na namin ito ng saba, pero hindi pa rin nauubos kasi may natitira mga dalawa, tatlong suwe, yun po ay nakakatuloy. Hindi lang tulad ng dati na siksikan ang saging. Maganda po ang saba, kaya lang po pag bumagyo naman, pag bumaksak, kawawa yung mga halaman. Ayan po. Yuki! Kasama namin si Yuki na nagmamasyal dito sa taniman. Ayan po. Kung mapansin nyo na malinis ang taniman, yan po ay 6 days na nilinisan ni Capitenio Farmer tuwing umaga. Mag-start siya ng 5:30 hanggang 9 ng umaga. Yun lang po yung pagtatrabaho niya. Dito po sa lugar na to, marami din dito tayong tanim na lansones. Hindi ko lang po maipakita sa inyo lahat dahil masyadong hahaba ang ating video. Ah, ito po. Yan. Lansones po yan. Sa mga nagtatanong kung may tanim kaming durian, meron po kaming tanim na durian. Malalaki na rin po. Ayan po yung ating mga tanim. Guyabano, abokado, langka. At marami po nga tayong tanim na lansones. Ayan po. Oh. Di ho ba't nakakatuwang pagmasdan ang mga tanim na halaman ay malalaki na. Sa katulad namin na kami ang nagtanim, eh talaga pong para kang sobra-sobrang blessing. Kasi hindi man po lahat bumubunga, pero magaganda na po yung tanim. Hindi na natin iisipin kung kailan bubunga. Yan naman po ay mabilis lalago at bubunga. Malaki na yung ating lansones. Last year lang po yung tanim. Kasi po nga, hindi naman po sabay-sabay ang pagtatanim natin ng lansones. Ayan po. Naglalakihan na ang... Ayan. Dati po ito eh. Ano ba to? Latundan. Dati po kasi ito ay mabilis kong i-video at tayo ay papasok. Dire-diretso ngayon po eh. Ang mataas yung langka at sa baba eh yung mga kakao. Ayun po. Kaya tayo ay lulusot sa mga gilid-gilid. Pagpapasensyahan nyo na lang po at may marinig kayong sasakyan, tayo nga po isinasabi ko sa inyo na tayo ay nasa tabi ng highway. Yan po oh. Kakatuwang pagmasdan yung mga tanim na naglalakihan na. Na dito pwede natin lagyan ng lansones. Ito sa side na to kasi may space pa.
Na? May mga bunga. Ngayon, kaya lang papasok tayo sa ilalim. Titingnan natin yung how is good. Okay. Okay. Mahirap naman pasukin at tayo ay nasa ilalim. Ah, ito. May mga bunga. Kaya lang, nga po, masasabi ko sa inyo, ay tayo ay lulusot sa ilalim. Oo, nakita ko, ang daming bulaklak ng kakao. Medyo maingay nga lang po. O, may mga takay ng aso, merong sasakyan, tayo nga po ay nasa tabi ng daan. Ipasilip ko po sa inyo, ayun po yung highway banda road. Yeah. Puputulin ko po yung video at meron tayong part 2 Bandaron, pero ngayon ko rin po kukunan ang video kasi masyado na pong mahaba. Yan. Dito ko tatapusin yung aming vlog sa puno ng rambutan. Ang bilis lumaki ng rambutan. Ito pong rambutan na to ay bumunga na rin. Lahat po ng tanim namin ay sure na tuklapin at lahat po ay matamis, kaya nakakatuwa po. Yan po. Yung mga anak ko ay mahilig sa rambutan at slansones, kaya yan yung isang pinakamarami namin tanim. Yan. Hanggang dito na lang po yung aming unang vlog ng pamamasyal sa taniman na malinis na. Yan. Muli, maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo sa channel na Capitanio Farmer. Shoutout po sa lahat ng mga viewers at subscriber. Hindi po namin na kayo isa-isahin. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po. Bye-bye.